Good morning, mga friends! May mission ako ngayong araw na to. Ang special kong mission dahil alas 11 na, kailangan bumili ko ng pananghalian. Sa budget na 200 pesos, kailangan meron na kaming tanghalian, hapunan, at hanggang almusal kinabukasan. So, wala akong budget, wala akong listahan. Ang usapan lang kailangan sa gabi ay sinigang na isda. So, kung paano natin pagkakasyahin, malalaman natin mamaya. See you! Ayan, bago po tayo pumasok ng bahay, mag-check muna tayo kung na-meet ko ba yung sa totoo lang hindi. Nag-exceed ako sa budget na 200 pesos. Okay, nag-exceed po ako sa budget na 200 pesos. Kasi dito, meron na talaga siyang 22 pesos sa loob ng bag. Meron na talaga siyang 22 pesos sa loob ng wallet. Tapos, plus yung 200 pesos. So, ito na lang yung natira. Ibig sabihin, nag-exceed ako ng 10 pesos. Pero, malalaman yung bakit. So, ito. Hindi muna na. Ito, importante ito sa buhay na. So, nakabili na ako ng dalawang twin pack. Ayaw kasi ni mother ng puro. Ayan. So, ito ang special request. Hanggang bukas na namin to ng almusal. Itong kape na to. Ayan. Okay. Ito ang laman ng ating maiwagang bag. Yung una kong binili, ito. Nagkakahalaga po ito ng tsaka to ng 90 pesos lahat. Hindi ko maisa-isa kung magkano isa-isa lahat. So, laging ganun. Hindi pa ako magaling mamalengke talaga. Minsan na lang kasi ako mamalengke. Ayoko kasi talagang napasok ng palengke. Lalo ngayon, ang hirap. Yung social distancing kasi hindi nasusunod sa loob ng palengke. So, yung pagpapasok ka, oo. Pero pag yung nasa loob na mismo ng palengke, hindi siya nasusunod. Parang mga dalawang beses ata ako nabangga. Kasi nakatayo lang ako. Pag tuwing may dadaan, tatayo lang ako ganun. Hantay ko sila makakalampas. Yun. Pero kahit ganun nangyayari, wala. Nababangga pa din ako. So, ito ay para sa isda. Mamayang gabi, magsisinigang kami isda. Ito ay dahil gusto namin yung tofu sisig. Ayan, dalawang tofu lang. Kasi kami lang naman ni mama. Sibuyas. Nakita nyo naman, marami akong nabiling sibuyas. At calamansi. Mas masarap yan. Napang-asin. Natural pa, diba? Tapos, ito mayonnaise. Yan. So, ito lahat. Itong para sa pananghalian. Tsaka itong gulay para sa mamayang gabi. 90 pesos po yan lahat. Okay. So, tanghalian na to. Bumili ako ng asukal dahil walang white. Gusto ko sana yung white. Gusto namin yung white. Ang halaga nito ay nakalimutan ko. 11? 11 or 12? Wala, nakalimutan ko. Basta mas mura siya. Parang 12 ata. Hala! 12. Ay, eto. Huli na yan. Kasi yan, huli ko na napag-decision eh. Tapos, so, tanghalian. Sa hapunan naman ay hala. Ito isda. Ayan po. Kalahating kinong galunggong. So, 35 pesos po yan. Po, para sa gabi, sinigang na galunggong. Tapos, ito po sa almusal. Yan. Tatlong itlog. Pansin nyo po, walang bigas. Wala talagang bigas kasi may nag-donate sa amin. Salamat po sa nagbigay ng pabigas. Hindi po yung galing sa barangay. Maraming salamat po. Nakakatipid kami talaga. Malaking tipid po na hindi na namin iintindihin yung bigas. So, ayun. Kaya ako napasobra dahil dun sa nung nakita kong medyo marami naman yung isda, naisipan ko na magka pandagdag ulam. Naisipan kong maglumpi ang isda kami. So, ayun ang nagpasobra. Teka lang.
Dahil marami naman yung sibuyas kanina, ang binili ko ay ito, 8 pesos na carrots at 12 pesos. Bali, dalawang tanda siya na small size na lumpia wrapper. So, ito ay 12 pesos 8. So, 20. Ayun. Kaya siya napasobra. Napasobra siya. Dahil dito. So, ang target ko lang naman ay ngayong tanghalian namin, hapunan, yung almusal. So, yun na yung, ito na yun, yung itlog. Ito na yun, pang almusal namin bukas. Pero, ang nag-almusal lang naman talaga dito, si Mama tsaka si Papa. Ako, hindi talaga ako nag-almusal. Ang almusal ko talaga, pinaka-almusal ko, kape lang. So, nasanay ako mula bata, parang high school ata, dun pa ako nasanay. Lalo na nagtatrabaho ko dahil wala na akong time. Kape-kape lang. Kahit sa office, sa trabaho, hindi ako nag-heavy. Pag break time namin, talagang kape lang talaga ako. So, office life. Kakain ako niyan, tanghalian. Tapos, hapunan. So, yun lang. Yun. So, tipid ako. Tipid akong tao. Alam ko masama yun. Sasabihin nyo na masama yun. Dapat nag-breakfast talaga. Kasi importante talaga ni meal sa buong araw. Yun yung magbibigay ng energy sa atin. Pero hindi ko alam kasi ako talaga, nasanay ako eh. So, pagka kumain ako, parang hindi ako komportable. Hindi komportable yung chan ko dahil hindi nga siya sanay. So, ayun. Namit ko ba? Oo, namit ko sobra pa. Hanggang itong pwede namin hindi na iluto yung itlog. Pwede na namin yung sa tanghalian. Kasi meron na kaming bali, 20 peraso to eh. Itong dalawang tanda. So, may 20 pieces kami na lumpiang Shanghai. Tatlo lang kami dito sa bahay. So, na-exceed ko yung expectation na sa halagang 200 pesos. Meron na kaming hanggang almusal. So, ito, hanggang tanghalian na kinabukasan. So, halagang 200 pesos. Diba? Ano kasi ako eh, si tikal ka kasi ako. Parang, nasanay ako na kailangan pag binigyan ako ng pera, kailangan may sukle. Yun lagi ang goal ko. Kahit magkano yan, dapat hindi ko ubusin. Sabi nga ng kapatid ko, ano daw yun, poor mindset. Na, parang hindi siya abundant, ganun. Pero, nasanay kasi ako ng ganun eh. Mula noon, kapag pinabibila ako, kailangan may sukli ako. Yun, parang achievement sa akin pagka may sukli ako. So, ngayon naman, kahit na may natira dun sa wallet ni mother na 12 pesos, hindi kinabukasan naman yun, tapos may kape pa kami. O, diba? So, ayun. Kahit konti lang yung sukli, pero alam kong winner ako sa challenge na to. Ayun. Ginawa ko to bago ako pumasok ng bahay kasi pagpasok ko ng bahay, sigurado tatanggalin na namin lahat ng plastic na to, tatapon na namin, tapos maliligo na ako. Mahirapan akong mag-vlog, mahirapan akong mag-ano-ano dito. Mahirapan akong i-update kayo. Kaya bago ako pumasok, bago akong gumawa ng kung ano-ano sa bahay, ginawa ko na. So, ayun. Feeling ko at alam ko, winner ako sa pagkakataong ito. Thank you so much. Bye! Come next vlog po.